binabalita na 30,000 dahil bumibida yung Tambaloslos. Actually, kababayan ko yun eh. Ngunit kung bumisita kayo sa Kluban, sa aking mga kasamahan doon, ganun na siya. Ano tayo mga pastor na hindi sila sumasali dito sa plan natin, sa samahan natin. Pero, ini-educate ko sila, sabi ko, kung wala kayong mga issue, eh paano na ngayon o ano mangyari sa inyo? Dahil tayo ay mga totoong leader, hindi leader lamang ng simbahan kung hindi sa komunidad din. Tama po ba yun? Ako po pala si Bishop Don de la Cruz. Ang church natin ay nasa Novalcis lang at saka sa iba't ibang lugar. Meron ako dito, sinulat na. Ito na po ang sadya ko talaga. No? Matagal na ako nanawagan sa aking mga kasamahan. Ito ang ipinipresent ko sa kanya. Ito yun. Nakikita mo ba yun? No? Ang sabi kasi nila, ay pare-pareho lang daw naman presidente. Sabi ko. Kung sabi nila, kung sila ay mayroon upo, baka naman daw pare-pareho. Sabi ko, mag-aral ka kasi. At saka kailangan mo ka ko yung mga balita na tama kasi napupunta ka sa maling balita. At yung akin lamang panawagan, kahit ako ay isang bishop sa isang simbahan, meron na rin ako na itayo noon noong 2015 noong kay panahon ni Tata Libong. No, noong 2015, nagsimula kami sa campaign. Kasi nag-take sa akin noon si Pastor Kibuloy sa akin. Dahil ang kasama-sama ko sa, dito sa Metro Manila, yung kanyang kapatid, si Bishop Jose Kibuloy, dito ho kami sa Metro Manila. Kaya sabi sa akin, tatambayan natin si kumpare ko dahil magkakandidato. O so, 2015 pa lang, may mga record na ako na nagme-meeting kami dito sa Quezon City. At ang katotohanan ay na nag-van ako sa Quezon City Hall. Sa Quezon City Hall, ng panahon ni Bisik. Dahil pag nagme-meeting ako doon, ginagamit ko yung ground floor, yung 8th floor, ginagamit ko yung 3rd floor. Nakalagay doon yung Rodrigo Rua Duterte. Kaya nag-van ako sa City Hall. At saka pinaghinalaan ako na impiro raw ako. Kaya hindi na ako nakapag-meeting sa City Hall. Ngunit patuloy kami at meron naman ako mga kasamahan sa City Hall. May mata tayo dyan, may tinga tayo dyan. At nakapagtayo ako sa City Hall ng Quezon City ng Alliance for Reform Philippines. So, ang akin lang masabi na hikayatin natin yung ating mga kasamahan ng mga pastor. Dahil actually, tayo bilang pastor, apektado rin tayo. Doon sa amin, wala na akong mabili ng 50 pesos na bigas. Meron ba kayo? Ang aming binibili doon ay 65 per kilo, pinakamababa, 70. At ang katotohanan ganito, kasi lumalabas ako kahit gabi. Noong panahon ni Pinoy, tapos yung iba pa panahon, grabe, ang hulgapan sa harapan ng aming kanto doon sa Gulod, taga-Gulod ako. At ngayon, bumalik na ngayon ang matinding hulgapan. At saka bintahan, totoo ito, sinasabi ko, kahit isuro ko sa kanila yung mga nagbibinta na dati, yung iba, ganun na, nawala na. Ano? Ngayon, noong panahon ni Tatay Digong, ni Presidente Duterte, nawala talaga yun, maniwala kayo at hindi. Ang mga anak ko, mga babae, pwede sila
umalis, namasyal, nang kahit hating gabi, alas 2 sa madaling araw, pumupunta sila sa, nagbibisitation sila sa mga churches. Dahil ang mga churches natin ay nakakalat sa Metro Manila, actually, at saka yung Alliance, National Alliance for Reform Philippines. So, inintayo ko kayo na magdalo kayo sa mga tamang, anong tawag dito, vlogger? Ah, yung mga ganito? Kasi, yung GMA, nag-form ng labanan ang fake news. Diba?